1, 2, 3, come on! A few moments later. Thank you.
Sisimulan na natin ang paggawa ng kibbeh Arabic food. Una, ito mantika. Pampadulas. Pampadulas para ano? Para hindi kumapit yung ano, burkle. Tawag dito burkle eh. Para hindi kumapit pag binilog-bilog natin. So ayan, nalagyan na natin ng ano, ng oil. So kuha tayo ng ano natin. May isang kutsara. Ayan. Dapat pare-pareho yung ano eh, yung laki. Kaya dapat magaling ka mag-ano, tumansya. Ayan. I-circle-circle lang natin. Circle-circle. Parang gumagawa lang ng ano, bola. Ayan. Tapos pagkatapos na, di ba nabilog na siya? Butasan ngayon, kahit saan, basta butasan natin ngayon hanggang sa ilalim. Butasan sa loob. Butasan sa loob. Para paglagyan ng ano, yung meat, yung karne. Nanginisa. Ayan, di ba may butas na siya. So ngayon, lagyan na natin ng laham. Siguro mga dalawang kutsara na mabait. Saka natin isara. Di ba meron na siya. Isara natin ngayon. Diba, sarado na. Tapos, pag naisara nyo na, bilugin siyang ganun, yung paoblong. Pag bilugin siya. Dapat may mga buntot, both side. Yung amo ko, ginaganon-ganon pa niya para magkaroon ng style sa dulo. Pero ako kasi, gamay ko na siya eh. Kahit hindi ko na siya ganunin, bilugin ko lang siya. Ito na. Kiba. Ito na siya. Ayan, lagyan ulit natin ng pampadulas. Mas maganda talaga pag may pampadulas eh. Mm. Kasi para hindi malagkit. Minsan kasi pag walang mantika, ano siya, kumakapit yung ito o dito sa may gloves. Kung may mga ganito lang talaga sa Pinas, guys, pag uwi ko, gagawa na ako ng ganito, business. Oh my God! Wow! Ako lang din naman nagluluto eh. Ito lang yung hindi niluto. Ito lang hindi ko niluluto. Kasi ginisa lang naman yan eh. Ginisa sa ano, sibuyas. Di ba yung pinakulo ang karne kanina? O yun, nung medyo kumulo na siya, itinapon yung tubig. Tapos, ayun, iginasa siya sa ano, sibuyas. Yan lang. Mabilis lang siya. Kaso nga lang, amo ko na yung gumagawa. Wala siyang tiwala sa ano ko. Sa luto ko. Ang sasakit sa'yo dito, yung mga braso mo. Itong mga ganito, oh. Sasakit. Mahalaga to. Itong mga ganito. Mahalaga kasi ang daming alam. Naluto ng ano. Naluto na pagkain ng Arabo. Arabic. Arabic food. Lalo na sa Ramadan, guys. Naku po. Mga
nangangalay na lang yung katawan ko. Oh, nakaupo nga ako maghapon dito. Kaso, yung likod, balakang, yun yung masakit. Binibigyan na lang ako ng amo ko ng ano, pain reliever. Aww. Sa ngayon, mas mabilis na ako gumawa kaysa sa amo ko. Siya, nakaisa pa lang ako, nakatatlo na. Kasi mabagal sila kumilos eh. Ako, pag gamay ko na yung trabaho ko, mabilis na lang, wala na lang, sisi. Kaya hindi niya ako mabitaw-bitawan eh, naks. Hindi ako mabitaw-bitawan. Kasi, kumikita siya sa akin. Imbis na siya yung gumagawa, ako na lahat. Pera lang niya pinambili, pero ako yung gumagawa. Dapat no, ano kami, hati sa kita. Kasi ako nagpapagod eh. Diba? Di sa palagay niyo guys. Dapat hati kami sa kita, diba? Pero wala eh. Nga. Mas napapagod ako dito sa mga gawaing ganito kaysa sa paglilinis ng bahay. Mas marami yung ginagawa kong ganito. Minsan nga sa isang linggo, hindi na ako nakapaglinis ng bahay. More on ako sa paggagawa ng mga negosyo ng amo ko. Benta niya. Tapos ano, bago pa mag-Ramadan, 1 month or 2 months before Ramadan. Ayan na, gumagawa na ako ng mga paninda. Kasi sa Ramadan, marami talagang nag-o-order sa kanya. Iba-iba. Yan, yung sambusa, yung bread, eto, kibbeh. Meron pa yung afkadejads. Ayun, hindi ko pa na iba-vlog yun. Pero pag may time, pag gumawa siya, iba-vlog ko yun. Matrabaho din yun eh. Dapat pare-pareho yung laki guys. Dapat marunong talaga tayo tumansya. Pansinin niyo yung kamay ko, guys. Kung gaano kabilis mag-ikot-ikot. Ay, kung gaano kabilis gumawa ng bola. Marunong mang bola eh. Wala yung pass forward ah. Pwede po. Ang bilis. Ang bilis na kagawa ng isang. A few moments later. So, ito na siya guys. Nakagawa na ako ng isang tray ng kibbeh. So, mga ilang piraso to. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4. Ayan. Tama ba? Ayan, basta yun na yan. Ito yung first batch. Halos walang natira eh. Thank you.
A few moments later. So ito na guys, matigas na siya. Mga ilang oras din. Mga 12. Mga 7 hours din siya sa ano, sa freezer. Pero yung ano, yung iba hindi pa siya matigas. So hayaan muna natin doon, baka bukas ko na siya i-plastic. Matitigas lang muna yung plastic ko. Ayan. Matigas na siya. Diba? Sampo-sampo sana sa bawat plastic. Ayan. Meron na tayong finished product. Diba ang galing? Ready to deliver na siya guys. Ready to deliver. So, ito guys, yung ano, yung may sanobar na siya. Ay, sanobar? Ako din, hindi ko alam yung sanobar eh, kung ano yun. Basta sa Arabic, sanobar yun. Yung ano, yung meat, tsaka sanobar, ito. Itong tipsy na to. Tipsy means dry, tray. Ayun. So, ibukod natin yung may sanobar, tsaka yung pure ano lang siya, pure lahan, pure meat. Ayun. Para alam natin kung ano yung merong sanobar. Pero lalagyan ko din ng ano daw. Ano, lagzag. Kasi may mga customer na gusto ng may sanobar, may mga customer din na ayaw. Depende sa kanila. Ayan. Lagyan ko ng dalawang ano. Dilaw. Para malaman kung ano ba? Pure meat or hindi. Diba? Pamato. Parang ano siya? Bato. Parang bato siya katigas. Pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo di rin makakain, di rin makatulog. Buhat na yung story.
Naniwala naman sa'yo.